Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon matatanggal sa status quo ante order sa implementasyon ng reproductive health law, bagay na ikinatuwa ng Simbahang Katoliko at ikinadismaya naman ang ilang grupong sumusuporta sa batas. Balitang hatid ni Claire Dolphin. Bit-bit-bit-bit ang mga gamit ni Mrs. Sinamahan sa ospital ng pedicab driver na si Eduardo Cruz ang asawa. Kabuwanan na ni Marian para sa pang-anim nilang anak. Nung panahon noon, pro-life, kaya bawal magpa-ligate. Kaya hanggang inabot po kami ng anim, na nakapalaman namin dito, pwede magpa-ligate. Kaya sasabay na ho sa pang-anim. Sir Rhea David naman, kabuwanan na rin. Pangatlong anak pa lang niya ito pero umaayaw na siya. Nung nakaraang taon lang daw kasi niya ipinanganak ang sinundan nito. Mahirap po talaga eh. Mahirap magpalaki ng bata. At saka mahirap din ng buhay namin, paghahanap buhay. Ang mga sitwasyon ni na Marian at Rhea, ang layon daw matugunan ng reproductive health law. Kasama sa batas ang pagbibigay ng libreng access sa iba't ibang uri ng family planning methods sa mga mahihirap. At ang edukasyon sa mga kabataan tungkol sa sexualidad. Pero ang kontrobersyal na batas, kinu-question pa sa Korte Suprema. Sa botong 10-4, binasura ng Korte ang petisyong magtatanggal sa status quo ante order sa implementasyon ng RH Law, isang welcome development para sa Simbahang Katoliko, pero lalo namang ikinadismaya ng ilang grupo ng mga kababaihan. Para kasi sa kanila, ang RH Law ay para raw sa proteksyon at kalusugan ng mga babae. Mula sa 11, umakyat na raw sa 14 hanggang 15 babae ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyon sa panganganak. Noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, talagang pinigilan yung family planning. At ngayon natin nararamdaman kung ano yung epekto niyan. Everyday counts, bawat isang araw na nadidelay yung ating proseso, 14 hanggang 15 kababaihan ang namamatay. Pero ayon kay Archbishop Ramon Arguelles, hindi RH Law ang sagot sa mataas na insidente ng maternal deaths. Improve yung health facilities and preserve the life of the mother as well as the child. Bukod sa mga namamatay sa pagbubuntis, number one na rin daw sa Asia ang Pilipinas pagdating sa teenage pregnancy na maari raw sanang matugunan kung tuluyan nang maipatutupad ang RH Law. Bunga bata, yung mga kabataan na nai-involve sa sexual activities. Hindi natin kasi pwedeng isara yung mata natin dito. Hindi natin pwedeng i-deny. Hindi tayo pwedeng maging forever in denial. Pero para sa simbahan, may mas mainam na solusyon sa problemang ito. Para wag mabuntis ang bata, teach them what is morality. Yun ang kailangan. At yan, if we will teach our kids the true way of life, mas menos ang gastos kesa magturo ka ng kasamaan. Sa June 18, nakatakda ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa petisyong ipawalang bisa ang RH Law. Claire Dolphin, GMA News.